ba mag-load sa GCash ng ating mga GSAT? Click ang load and then i-click natin yung non-telco. And then automatic mai-input yung GCash number natin. I-click natin yung next dahil dyan magsisend si GCash ng PIN. Click next. And then after that, dito hanapin nyo si PayTV katabi ni Kumo. Ayan, click PayTV and then after nito, madadirect kayo sa iba't ibang mga boxes load natin. So, hanapin natin si GSAT 200. Ayan, i-click natin yung buy now and then automatic babayaran natin ito. So, click natin yung pay 200 and then after natin mabayaran, magsisend si GCash ng ating mga PIN. Ika-copy lang natin ang ating mga PIN and then punta tayo dito sa My Chrome. Search natin dito GSAT Web Loading Tool. Ayan. And then after natin ma-search, i-click natin yung pinakauna. Ayan, yung Web Loading. Click, pag na-click mo yan, so madadirect ka dito. So dito, i-input muna natin yung ating mga box number and then sa ilalim yung ating mga PIN. And then after nito, yung ating mga captcha na I'm not a robot. Make sure na tama lahat ng mga detalye na i-enter or i-input natin dito. May mga times na hindi tayo makaka-receive ng PIN from GCash. So, kapag hindi kayo nakareceive ng PIN, maaari tayong mag-request ng panibagong PIN kay GCash. Meron akong separated video na ginawa dyan sa ating YouTube channel. Hanapin nyo na lang sa ating mga video. After nyo na ma-input lahat, click submit. And then after nito, may lalabas na parang number dyan sa ilalim. So, ibig sabihin, successfully loaded na yan. So, after nito, pwede tayong mag balance inquiry. Okay? Para naman ma-check yung ating mga subscription. So, meron din akong separated video na ginawa kung paano mag-balance inquiry sa ating mga GSAT or GPinoy. So, tingnan nyo lang sa ating YouTube videos. Thank you for watching mga ka-onliners and see you sa next pa nating mga video.